coming together as God's family in confidence is just an order for pardon and mercy. I confess all my heart and to you, my brothers and sisters, that I have been deceived in my thoughts and my words, in what I have done, in what I have been doing, through my let all your work be you.
Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, I solemnly assure you, history has not known a man born of woman greater than John the Baptizer. Yet the least born into the kingdom of God is greater than he. From John the Baptizer's time until now, the kingdom of God has suffered violence and the violent take it by force. All the prophets as well as the Lord spoke prophetically until John. If you are prepared to accept him, he is the Elijah, the one who was certain to come. He carefully what he did. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I solemnly assure you, history has not known a man born of woman greater than John the Baptizer. Yet, the least born into the kingdom of God is greater than he. Si Juan Bautista ay pinikilala, yun yung kasikatan niya nung panahon ni Jesus, bilang ito yung kalimitan na rinitig ng tao, ang tinig na sumisigaw sa ilang. At maliwala na ipinahayag ni Jesus, wala ipinanganak. So far, yung binahagin sa mga nakasulatan sa Ebanghelyo ni San Mateo na walang ipinanganak na higit kay Juan Bautista. Ngunit, ang mga itinuturing na maliliit sa kaharian ng Diyos ay higit sa Kanya. So, bahagin na kung saan ay ipinamamanin na kutusin kung sa kadakilaan ang pinakikita kay Juan Bautista na higit pa noong mga tao na kung saan ang makikita o natin ang pinagkaharian ng Diyos. Higit pang nakita ang mga tao kay Juan Bautista. Sino yung mga tao ito? Hindi yung lahat ng tao. Ngunit yung mga tao na kung saan ang tinuturing na pinagkaharian ng Diyos. Kaya po, sa tema nito ng ating Jubilee ng Diocese ay pagpapalatana, papahayag, at para sa paghahanda ng paghahal ng Diyos. The kingdom of God. Anong uri ba ng kaharian? Ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung kaharian na tingnan po natin ay napakalawa. Kung pag-iisipan natin kung ano po kayong kaharian ng Diyos, maaaring nasa isip natin ay mamahaling gawa lang, mamahaling dami. May mga dito, may mga pila. Pero kung may pag-ahari ng Diyos, pwede pag-ahari ng Diyos ay isang pag-ahari na kung saan na mamayang yung turo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang turo ang ipinamahaling po ng pag-ahari ng Diyos. So isa lang po yung nais ko bigyang budget para po sa araw na ito. Sabi mo rin ko ay
From young the baptizer's time until now, the kingdom of God has suffered violence, and the violent ethnic papers ay inaagaw ng karanasan at ng mga maranas ang pagkahali ng Diyos. Ibig sabihin, hindi yung kalaban ng Diyos, yung marahas ang iyong karanasan. Violence. So hindi po tayo pro-violence. Tayo ay anti-violence. Laban sa marahas. Laban sa violating pamamaraan. Bagamat kung maaaring tayo ay pinahirapan ng karanasan. At ano yung tema na ibigay sa akin? Yan yung napakalaking puntos na ipinapahayag sa atin. The one who suffered violence but did not keep up with violence. Ang kalimitan mo sa atin, kapag sinampal ka, anong gagawin natin? At kung minsan, sabi na natin, kung sinampal ka lang isang beses, higitan pa natin. Hindi pwede papas ka. Kinakailangan mas naman ako. Kapag sinampal ka, sasagutin ko rin. Nahigil pa sa ginawaan niya sa akin. Ito yung mga pinagdalawa natin. Mararahas. Ito rin po kung minsan yung pamamaraan na makita ng tao. Pinakamalaling pamamaraan ay ang pamamaraan ng mararahas. Ito yung kung minsan nakikita namin solusyon sa lipunan mong ginagalawa natin. Karahasan. Ito baga yung paghahari ng Diyos? Hindi. We are anti-violent ways. We are through non-violent means. Pamamaraan na hindi violente pag-Diyos. Ay hindi, dumanas na tayo ng karanasan. Binanayaan tayo. Sinaktan na tayo. Inuubos na tayo. Pinapatay na tayo. Eh yung pamamaraan ng Diyos, hindi pa yung Diyos. Kunin sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Kaya ako magutusin, eh yung tao na ito, yung pinakita natin, ang isang patuloy na hamon ng pag-ilos. Kung minsan hindi nakikita namin sa solusyon, ang daan ng karanasan. Hindi ho. Hindi ho ang daan ng karanasan. Masasaktan ka naman doon. Masusugatan ka rin. Hindi mo maihilom ang sugat na minika ng violating pamamaraan. Tuloy naman sinabi mo buwan tayo. Akala ng iba, true armaments. Yung pamamaraan na kinikilos nila, magpapalitan ng bala. Hindi. Kasi yung bahagi ng kapusan ay yun na ang pamamaraan na naalala ng tao. Pero ang isa po ito sa elemento ng pagiging Kristiyano. Hindi marahas ng pamamaraan. Siguro kung darating tayo doon sa marahas ng pamamaraan, sa pinakahuli na, then all the effort are already resisted
See if we can do that ourselves. Pero ang panyaya ng kong kabalero, din, dagawa ng pamamaral. Kasi ito yung pagkahali ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos sa kanyang kahalian. Walang violating pag-Diyos. Lahat ay sa pamamagitan ng mapayapang pamamaral. Pag-uusapan, kung maaari, ibigyan ng solusyon sa pamamaraan ng pwede hindi sa pamagitan ng karahasan. Ibigyan ng pansin, everything could be compromised. But not the Bible will. Ano ito po yung medyo mahirap? Kasi ito yung pamalang yung pinabayo ng Kristo. Ito yung bayo ng Musa na kinagawa ng bayo ng mga kapag. Kasi bakit? Kasi makita natin, yung may ganyan mga paraan, akala natin, tayo ang nakasusugat. Sabi nga, yung kasalanan, akala natin, ay tayo ay nasisiyahan. Pero hindi natin alam, yung kasalanan, niloloko tayo. Akala natin, kapag nasugatan natin yung isang tao, na nasuntok namin yung isang tao, nakukuk natin yung isang tao, akala namin siya yung ating nasusukatan, siya yung ating pinupukuk. Hindi. Pinupukuk niya ang ating sa iyo. Kasi kung yun yung pamamaraan, later on yung nirevise na ako. Kasi yun yung pamamaraan mo, yung violent yung pamamaraan. Kahit na yung maalong sa buhay. Kahit na yung maalong sa buhay. Kapag sinaktan ka ng gagawin mo, umakal mo. Kasi hindi yung pamamaraan mo eh. Mabibigilan mo ba? Na kasi yun ang pamamaraan ng iyong pag-iwas. Hindi mo mabibigilan mo. Na kapag ikaw ay sinaktan ng mahal mo sa buhay dahil yun ang uri ng buhay na namumuhay niya na yung pinamumuhay at yun yung uri ng kahalagan na pinamulang sa iyo. Sasaktan mo rin. Kasi ano? Violent dreams. Ang tulong na Yesus hindi. Kapag sinasaktan ay patawarin mo, mahalin mo, hindi sa pamamagitan ng bayonete pamamaraan. Kaya po kung isa nakala natin ay tayo ang tanaka pag pinag-usapan natin ang sakit at karamdaman ay sabagat marami tayong mga sugat. Kasi bakit? Isa ko kasi sa ating kaisipan na hindi ang kaisipan ng pagkahari ng Diyos. Hindi yung kaisipan ng mapayapang pamamaraan. Hindi ang kaisipan ng hindi violating pamamaraan. Kasi yung naman ang pamamaraan na siya tuloy na nag-iilong sa mga sugat na nalita ng tao sa kanyang sarili. Ang isang pag-ibos na hindi violente. Pati mahirap yun. Mahirap yun kasi hindi yung kaya ng tao na yung sinasabi na sa kanyang nakasunod kapag sinampal ka, hirap pa yung kami ng pisling. Kapag hinakaw yung sweater, ibibigay mo pa yung damit mo. Hindi kaya ng tao yun. Tama, hindi kaya ng tao lamang. Kaya kinakailangan natin ang tulong ng Diyos. Lalo-lalo na yung kanyang dakilang ng Ama. Hindi natin magagawa. We could not reach the kingdom of heaven, the kingdom of God, yung non-violent ways.
Naaarapin natin ang marahas ng mga marahas sa hindi marahas na pagkukulong. Mahirap yun. Pero matatawaan natin yun kapag na maliwanag sa atin ang awa at pag-ibig ng Diyos. Kung naiintindihan natin ang dulo ng krus, kung naiintindihan natin yung pagmamahal na ibinigay ng buong anak ng Diyos. Nung itinago siya sa krus, pwede niya magpatalar ng mga tubig para gumuli ng tao. Hindi niya dinadala ang tubig. Anong siya niya? Dahil pinapakita niya ang awa ng Diyos. Kaya po naman, ito yung bigyan natin ng isang pamamaraan. Ang hindi ba yung ganyan pamamaraan. Ituro natin sa katapang tubig kapat. Alam niyo kung isang tayo na sa mga baka. Kung isang ginagawa namin sa baka, kapag sinabi ay, halimbawa ko yung baka, nakuntok doon sa mesa, hindi kaya doon sa pintuan. Anong kalimit ang sinasabi ng nanay o ng tatay? O, paluin mo rin. Mali. Kasi ba, doon pa naman sa pagkabaka, nang tinuturuan na agad natin, nagumantik, to inflict harm. Masukrado kayong iba, masaktan kayong iba. Kaya kung minsan, hindi tayo kumakalag sa ating mga sakit. Bakit? Yun yung ating nasa kalooban. Hindi po yan ang pag-aari ng Diyos. Hindi yan ang pag-aari ng Diyos. Hindi kayo ng pag-aari ng Diyos. Ang pag-aari ng Diyos kayo, hindi marahas. Pagamat, inaakaw ng karahasan at ng marahas. So, isa ito ang bahagi ng kung saan yung makita po natin. Nais natin ang kumalim tayo sa ating mga karamdaman. Makita po natin, isa rin yun na dapat natin maguhin sa ating kaisipan ay ang pamamaraan na hindi marahas ng pagkilos. At yun ang hiling natin sa dulo ang awa ng Diyos. So kayo po ay nakapag-litaniya na. So i-diretso na po natin sa pagbabahay ng ayos. My brothers and sisters, in our prayers of faith, as a people God, for each and every one of us, and for our brothers and sisters, wherever they may be, come and strengthen us to His holy anointing, Lord, have mercy. Free us from all harm, Lord, have mercy. Relieve the suffering of all the sick, heal mercy. Lord, have mercy. Assist all those dedicated to the care of the sick. Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters, on whom they lay our hands in your name. Lord, have mercy.
Blessed be God who hears us in Christ. Praise you, God, Almighty Father, who sent your Son to live among us and bring us salvation. Praise you, God, Almighty God, who sent to humble yourself to share in our humanity and heal our infirmities. Praise you, God, the Holy Spirit, the Consoler, your unfailing power gives us strength in our bodily weakness. God, of mercy, gives the suffering and comfort the weakness of your servants, whom the church anointed is all.